بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ginawa ko ito mga kapatid dahil karamihan ng mga Christian, karamihan ha, maybe 80 or 90%. Pag anong discussion between Israel and Muslims, kaagad kumakampi ang mga Christian sa Israel without any reason, ha? By economy, by politics, war or religion, kaagad parang ina-idolize nila, ha? Talagang dinideos ang mga Israeli dahil choosing people yung pag-iisip nila. So pakinggan natin paano minamaltrato ang mga Kristiyano doon sa Israel mismo, ha? Amerikano ito, ha? Paano siya minamaltrato doon sa Israel? Pakinggan natin. We don't do anything illegal. You cannot take us to jail. If you are not involved, please go. Shalom, my friend. We bless you. You're in my country. You come to the United States, you can say whatever you want to say. Shalom, my friend. Shalom, my friend. This is a free country. This is a free country, sabi ng isang Amerikano. This is a free country. Kung pupunta ka sa aming bansa, sa Amerika, makapagusto ka kung anong sasabihin mo. So pakinggan natin ano ang sagot ng Israeli. Okay. That is the free world, yes? You're not in the United States. You're in Israel. I understand. You cannot say whatever you want to say here. Yes, you can. It's legal. It is legal to preach about Yeshua. Sinagot ng Israeli, hindi ka sa Amerika, dito ka sa Israel, dito ka sa aming bansa. Meaning you have to abide the law of Israel. Doon sa inyong bansa, pwede kung anong sasabihin mo, pwede dito sa amin, dito ka sa Israel. Meaning ibig sabihin, susunod ka sa batas dito. We preach at Damascus Gate, the police said it's okay. We preach at Jaffa Gate, the police say it's okay. Please stop. Sabi niya, it is legal sa pag-preach daw kay Yasawa, meaning kay isa Jesus Christ o si ano pang Diyos nila, free daw, nakapunta din sila sa Damascus Gate. Okay raw sa Damascus Gate. Saan bang Damascus? Di ba sa Syria? So sa Damascus Gate pumunta kami doon at nagpag-mensahe kami. Bakit dito bawal? Legal naman ang ginagawa namin. I respect you, respect me. He doesn't have to respect you. Huh? Doesn't have to respect you. That is the right thing. Are you Jewish? Do you want to honor God? That is the godly thing to do. We respect one another. Sabi ng Amerikano, we respect you. We respect you. Sabi, ang ibig sabihin nga, respect us. Yun ang sana sa, nag-expect siya yun ang sasabihin ng Israel. Sabi ng Israel, no, we don't respect you. We don't respect you. The godly thing to do is to kill you. The godly thing is to kill me. That's right. That's what the Torah says. The Torah says to kill us. The Torah says that people who worship idols such as yourself, when there is a Sanhedrin, to kill us. Yes. Okay. That's what the Torah says. So we know how the. Sabi niya, you have the respect. We don't respect you because ang aming batas sa Torah or sa Talmud ay nagsasabi na kayo ay mga idolaters, kayo ay mga idolaters. Oo, sa amin we agree. Christians worshiping Jesus, they're idolaters. Idolaters sila. So sabi niyang isang Israeli, kung mayroon lang Sanhedrin, mayroong Sanhedrin, ano bang Sanhedrin? Ito ay korte ng mga Hudyo comprises of 70 judges. Pag ano ang judgment doon? Potoliig ka, potoliig patay ka. Sabi ng tinanong siya, kung sa Sanhedrin, anong gawin? Tumahimik ang Hudyo. Ang sumagot sa tanong ay ang Amerikano pa rin. Sabi niya, patayin mo kami? Sabi ng Israeli, oo, patayin kayo dahil idolaters kayo at yan ang utos ng Talmud na kayo ay papatayin. Jewish people feel about Christians, yes? That you discriminate against Christians. Christians are idol worshippers. You discriminate against Christians. The Torah says that Christianity is idol worship. Ang Christian dapat papatayin dahil they are idol worshippers. Christians ay idol worshippers. Hindi ako nagsasabi niyan. Pakinggan ninyo, i-review ninyo ito.
Ito para malalaman ninyo mga kapatid, kaya talagang dinideus ninyo, halos na lang hahalikan ninyo ang puwit ng mga yung mga Israelis dahil mahal ninyo sila, ha? Hindi lang niyo, mayroon ako ipapakita kung ano ang mga Israeli, yung mga hari nila mismo, sino sila, ang mga Israeli. That's why nga si Hitler galit na galit nito, because Israeli, they are thinking that they are chosen people, they are above race of all human being. Sa mga Hudyo, we are subhuman. Ang ibig sabihin ng subhuman, di hindi tayo kapantay sa kanila nga human sila. Yung category being human, tayo ay bambababa. Sila ang mataas. Alam mo ba yung mga Hudyo niyan? So marami pa akong interview nga sa mga Hudyo na ipakita ko sa inyo kung talagang believe kayo, saludo kayo sa mga Hudyo. Mahal na mahal ninyo yung mga Hudyo. Di po ba? So dito mga kapatid, magtapos lamang. Maraming salamat, no, sa aking mga nanonood na kahit man galit sila, umuusok yung tainga at ilong nila sa kanilang mga sa kanilang mga chatting o sa kanilang comments. Pero walang problema. Ako pa rin ay nagpapasalamat sa inyo sa inyong pakikinig, pagsubaybay sa aking mga binabanggit dito sa alhamdulillah sa aking page. Maraming salamat mga kapatid.